ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang hapon, mga ginoo at ginang. Narito ka na po pala, Ginong Simon. Maaari bang malaman ang inyong pinag-uusapan? Ang tinatalakay namin ay tungkol sa pagpapalalim ng ilog pasin. Kung gumawa kaya tayo ng tuwid na kanal na nag-unay sa Lawan, Laguna at Locum, Manila. Kung mag-alaga kaya tayo ng tuwid. Mas mabuti na lang na ang gumawa ay ang mga bilanggo o preso. Ipagpaminin niyo po at ako'y aalis na. Kumusta ka na, Basilio? Maayos naman po, Ginoong Simon. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang aking matalik na kaibigan na si Isagani. Pasensya na kung hindi ko nadadalaw ang inyong bayan, sapagkat ito'y mahirap at hindi kayang makabili ng alahas. Ngunit, Ginoo, di namin kailangan ng mga alahas. Dinalan ko kayo ng serbesa. Kaya pala tamad kayong mga Pilipino, dahil ang iniinom nyo ay tubig at hindi serbesa. Alam niyo ba na nakabubuti ito sa ating katawan? Pero mas nakabubuti ang tubig sa katawan dito. Halika na sa itaas at magkipagsalamuakin na Padre Camora. Ipagpaumanhin mo po, Kapitan. Baka isipin ng mga prile sa itaas na hindi mo gusto makipag-usap sa kanila. Bayad ng buwis, kukunin namin sa iyo ang lupa. Kahit wala na akong pera, hindi niyo makukuha ang aking lupa. Kailangan mo magbayad ng 500 piso patungo sa iyong ama. Ano? Kahit kailan, hindi ko ipagbibili ang Agnus na ito dahil bigay ito ni Basilio. At handa akong magtrabaho at magpakaalipin para lang matubos ang aking ama. Sino ka? Ako po si Basilio. Ako yung taong tinulungan mong ilibing ang aking inang nagngangalang si Sisa 13 taon ang nakalipas. Ngayong batid mo na ang pinakatatago kong lihim. Oo, ako si Crisostomo Ibarra na nagbalik upang maghiganti. Walang alipin kung walang magpapaalipin. Ang tao ay likas na masama kung siya'y makatagpo ng taong sunurin. Likas na tao ang mamuhi sa kanyang inaapi, Basilio. Bilisan mo!
Ay, nako. Talagang ganyan ang dumarating sa mga taong di marunong magdasal. Kagaya mo. Likas na sa inyo, no? Ano ba? Nagtatrabaho na si Julie kay Hermana Penchang? Nabalitaan ko nga. Sa palagay ko, si Hermana Penchang ang may kasalanan kung bakit napipis si Tandang Selo. Bakit naman? Eh syempre, ginawa niyang alipin si Julie. At kung hindi umalis si Kabes ng Talis, ay hindi mangyayari ang lahat ng yon kay Tandang Selo. Sino ba talagang may kasalanan kung bakit nangyayari ang lahat ng kamalasang ito kay Kabes ng Talis? Meron naman akong natitirang pera, pero hindi ito sapat upang makalaya ang aking ama. Kaya kailangan ko pong magbayad. Kinalulungkot ko, pero kailangan mo nang umalis sa bahay na ito sa loob ng 3 araw. Naibenta na ba ni Julie ang lahat ng kanyang mga alahas? Oo, maliban sa isa, ang agnos na binigay ni Basilio. Bibilin ko yan ng 500. O maaari mo rin ipagpalit sa anumang alahas na iyong maibigan. Itatanong ko muna kay Huli kung pwede niya itong ibenta sa iyo. Sige. Sila nga ang mga buhong kumakamkam sa aking bukid. Batid kong gustong-gusto mo ang kwintas na ito na galing sa kasintahan mong si Maria Clara. Ipagpapalit ko ito sa iyong revolver at sasama ko sa mga tulisan. Paalam, Don Simon, Kabesang Talis. Sumama na pala siya sa mga tulisan. Siya ang taong kailangan ko at tiyak natutupad siya sa kanyang mga salita. Sa mga ito. Kabilang na dito sina Isagani, pamangkin ni Padre Florentino, Makaraig at Basilio. Si Basilio ay kilalang kilala ko. Para sa akin, siya ay isang tubig na maamo. Sayang at wala dito si Padre Salve. Siya lamang ang nakakaalam ng tunay na buhay ni Basilio. Yan lamang po at wala na akong masasabing sa batang yan. Ito ay tungkol sa Akademya ng Wikang Kastila. Hindi sila dapat matuto ng wika natin sapagkat maaari silang makipagtalo sa atin. Dapat lamang sila sumunod sa atin. Pag natuto sila ay magiging kaaway sila ng Diyos at Espanya. Pakuwala niyo po yung lolo ko! May sakit po siya! Pakiusap! General, ang dalagang anak ni Cabezang Talis. Hinihingi niya ang kalayaan ng kanyang lolong may sakit. Lolo, ayos ka na po ba dito? Sinasaktan ka ba nila? Ano ba ginagawa nila sa'yo? Sigurado akong magiging matagumpay ang panukalang ito dahil ako ang gumawa ng kilusang ito. Huwag ka na umasa na maging positibo ang kalalabasan. Napaka-negatibo mo isip, Exxon. Ito ay seryosong bagay. Kahit anong gawing basihan upang tagihan ang pagtatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Ngunit ito ay makakasira sa pag-aaral ng mag-aaral. Huwag negatibo. Ang pagtitipo na ito ay paalam ni Makaraig ang ating tagumpay. Nagkita kami ni Padre Erin kanina.
kinuwento niya sa akin ang nangyari sa Los Baños. Ipinaglaban niya ito, ngunit tutol sina Padre Sibayla, Padre Fernandez, Padre Salve, Kapitan General at Simon. Mag-aalahas na si Simon? Tumahimik ka! Sa huli, hinayaan na lang nila ang kataas-taasang para lang primarya ang magdesisyon. Matagal na hindi ko makilos ang lupo na yan. Yun nga, ayon kay Padre Irene, si Don Custodio ang magdidesisyon. Paano kapag hindi sumang-ayon si Don Custodio? Dapat natin makuha ang loob ni Don Custodio. Pero paano? Kausapin na lang kaya natin ang tagapayo ni Don Custodio, si Ginoong Pasta. Oo nga. Mamaya na, nais ko munang mapasa. Napakahaba, hindi ba nakita si makaraigang umiling na magpatayo ng isang Akademia de Castellano. Bagay na isang kalokohan lamang. Mamaya na, magsisimula na ang klasiko. Magandang araw, Ginoo. Magandang araw din, Sagani. Ano ang may paglilingkod ko? Maaari niyo bang may convince si Don Custodio na pumanig sa pagpapatupad ng Akademya ng Wika Maskina? Masyado pa kayong bata at wala kayong alam kung anong nangyari sa Madrid. Ipaubaya na lang natin ito sa pamahalaan. Baka ito pa maging sanhin ng ating kapahamakan. Hindi, dahil ang pamahalaan ay dapat lamang makinig sa kanyang nasasakupan. Kaming mga Kastila ay hindi katulad ng mga Ingles na gumagamit ng latigo sa pananakot. Kaya hindi ako sangayon sa pagpapatupad ng Akademya ng Wika Kastila. Ang kwento ni Pepe at Susan. Isang kwento tungkol sa wastong nutrisyon. Isang araw, may magkapatid na sina Pepe at Susan. Sila ay mga batang hindi mahilig kumain ng gulay at prutas. Mas gusto pa nilang kumain ng mga hindi masusustansya na pagkain. Sina Pepe at Susan ay tamad ding mag-exercise, kung kaya't madalas silang makaramdam ng panghihina at minsan pa nagkakasakit. Isang tanghali sa kanilang kusina, "Susan, huwag kang maingay kay Mommy, ha?" Iyan ang liha mula kay Don Custodio. Huli na nang makarating ang sulat ni Pepay. Ibigay na ng Don ang kanyang pasya. Maitatayo ang Akademya, subalit maisa sa ilalim sa korporasyon kung hindi aayon ang mga pride. Paumanin niyo po, ako'y nahuli sa inyong panyaya. Paumanin po at ako'y alis. Magpapahangin lamang po ako sa itaas. Sino kaya yun? Si Simon ba yun? Kapitan Tiago. Saan kaya siya ibibigay? Hindi ba si Hannah kasuotan upang makaakyat sa langit? Huli, alam mo ba ni Papatapo ang pinakamagaang parusa para kay Basilio at maaari siyang patayin? Ano? Lumapit kaya ako kay Padre Camora.
Magandang hapon po, Padre. Tanda kapag makitang marumi ang agua bendita. Bakit hindi ako tinulungan ng Diyos? Gusto na Panginoon umigo ka dahil mali ang paraang ginamit mo. Basilio. Ako yung taong tinulungan mong ilibing dito ang aking inang sisis. What the f***? Lahat ay tinaya ko para sa bayan ko. Pero teka, paano punta ba siya? Gawang na pala ko pag ang buhay tinaya ko para sa bayan ko. Pero teka, paano punta ba siya? Sa tingin ko'y tama at ang siyang nararapat. Pero teka, ay, ko na ba? Ako'y
Kagat-kagat kahit itago'y di mo pwedeng pigilin ang alamat na umus mo. Kahit naman dami ang ulo mong at halos hindi iba ang laya sa pagkaulong. Sa kamay ng iilan umaabusan ang ilan. Ang lahat ng pumalag walang tanong ay kitilan ng buhay, buhay, buhay. Magpapatunay na kahit hindi makulay kailangan magbigay tugay sa kung sino ang lamang mga bitukang halong. At kung wala kang alam ay umukuha na lang hanggang sa may nagpasa na sumalungat sa atin.